Mga man lang sawsawero, handa na pa kayo sa panibago nating two-part episode dahil dalawang story ang ating matutunghayan ngayong araw hanggang bukas dahil, nako, ikikwento ni mamaya ni Chang Marian ang ating issue ng araw. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga problema na kayang solusyonan ng dito lang yun sa Face It, Face Off. Dahil ang mga problema hindi na kailangan palakihin, ating harapin Face to Face It, Face Off! Makakasama pa rin natin ang ating malupitang Sausuela! Andiyan pa rin ang ating malupitang. Ating malupitang. Mare, mga referees. O, tag-awat na sina G1 at G2. Kasama pa rin sina B1 at B2. Andiyan rin ang ating pangmalakasang trio tagapayo na pangunahan Nina at Parnie Leonardo Acosta at Parnie Lisa Aquino. Andyan din si na attorney. Andyan din si Father Larry Perez and Joseph Castro. Andyan din si na Dr. Faith Alcantara and Dr. Hazel Santos. Sina ang ating pinakamamahala, trio, pangmalakasang trio, tagapayo. Heto na, ating siyang ng bayan, Chang Marian Rivera Dantes. Maraming salamat po ba, mga badlang sausuero at sausuera. Ang ating issue ngayong araw, nako, dalawang istorya pero iisang issue ang tatalakay natin ngayon dahil magkakapit ba, nag-iiringan dahil sa ingay. Yan ang unang story na ating mapakinggan ngayon. Bukas, ang ating pakinggan naman na istorya, sila, ang mga magkakapitbahay, nagkagalit dahil naman sa chismis. Nako, pag-usapan naman natin ang magkakapitbahay na nag-iiringan ng dahil sa ingay. Dahil daw, nagsimula daw ang kanilang video kinang alas 7 ng umaga. Natapos, kinabukasan, umaga pa rin ng alas 7. Hindi na daw sila nakatulog. Magdamag daw silang tulog dahil sa sobrang ingay ng karaoke nila. Naku! Ang mga problema hindi na kailangan palakihin, ating harapin, face it, face off! Gina, kapal na mukha mo, hayop ka. Hindi ka man lang nahiya sa sarili mo? Ha? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Sheena, ha? Sheena ba iyak-iyak ka? Simula alas 7 ng umaga. Kinabukasan ka lang ng umaga ng alas 7, tumigil. Ha? Hindi kami nakatulog. Pati yung mga anak, pati yung mga apo ko, hindi na natulog sa ingay ng pityoke mo. Ngayon, magtatapatay din sa face off. Naiingay na daw siya. At pinagsisismis at parang siya ng kapitbahay niyang Shushina dahil daw sa ginagawa niyang paninira sa kanya. Tawagin na natin si Jasmine Castillo. Pasok! Face it! Hello, Jasmine. Ikwento mo sa amin, bakit mo nasabi na nag-iiringan kayong dalawa ng kapitbahay mo na si Sheena po. Bakit? Matagal na po kami magkapitbahay ni Sheena. Two years na po kami doon sa bahay na nilibrahan po namin. Halos magkatapat lang po yung bahay namin. Hindi po siya squatter. Gate, may gate po kami. Gate. Ito pa yung gate namin, nasa tapat lang po namin, mismo tapat lang po namin yung bahay namin. Ang kulay po ng bahay namin po kasi is pink. Ang kulay naman sa kanila is black. As mas patingkad po yung kulay ng bahay namin. Kaya naman po,
Yung una po, may nag-birthday po kasi ng anak niya, eh, nag-celebrate po sila. Nagsimula po sila yung magpatuktog ng video, okay, alas 7 ng umaga. Ang lakas po ng speaker nila, abot po hanggang sa bahay namin. Yung mga apo ko po, hindi na makatulog, so sobrang ingay nung speaker ng karaoke nila. Sinasaway po namin, ang sabi ba naman sa akin ng Sheena, grabe ka naman, sobrang hina nga ng speaker namin. Sobrang hina na yon, ha? Nagising nga ang mga anak ko, pati mga apo ko sa sobrang ingay, sa sobrang araw yung mag-video, okay. Tapos po, nagparang gaya na po kami nung natapos po ang kanilang video kay kinabukasan dahil hindi na po kami nakatulog sa sobrang ingay na video kay. Para may ebidensya po kami, nag-video po kami na nagpapatunay na yung ingay ng video okay po nila na sobrang lakas. Malakas-lakas po pala ng speaker. Ibig sabihin, nire-reklamo mo si Ate Gina bukod sa ingay na ginagawa niya dahil nga may birthday, sinadya niya yung magkaroon talaga ng ingay sa video okay. Dahil alas 7 ng umaga sila nagsimula mag-video okay, tapos natapos sila ng video okay ng alas 7 ng umaga kinabukasan noon. Opo, hindi mala sila naya, hindi mala po sila nagsabi sa mga kapitbahay nila na uumagahan nila kakapityoke. Wala po akong pake sa pabayaran nila sa kuryente. Ang pake ko po yung kalusugan po namin dahil kailangan po namin yung tenga dahil pagod po kami sa trabaho. At lahat sa pamilya ko po, lahat po nagtrabaho. Simula po ako hanggang sa asawa ko, nagtrabaho po. Ito mga anak ko, ang naiiwan lang po, yung mga manugan ko po, yung mga at saka anak ko mga babae para magpantay po sa mga anak nila at para po magpantay sa bahay. Paano po magpapantay dahil sobrang ingay nga daw po. Nako. Eto na, sinadya niya daw talaga na maglikha ng ingay at i-chismis itong si Ate Jasmine dahil nga daw marami daw siyang paninirang ginagawa sa kanya. Tawagin na natin si Sheena Arcangel. Pasok! Face it! Ang kapanda mukha mo. Ang sinabi mo, ayop ka! Iwan at dito, pakiawan! Iwan at dito natin, pakiawan na sila, pakiawan! Diyos ko! Sheena, ikaw na ang nagkamali, ikaw pa ang galit. Derechang tanong. Sheena, derechang tanong ha? Derechang tanong, Sheena. Bakit mo na to nagawa sa kapitbahay mo? Totoo bang maingay yung video okay niya at sobrang lakas ng speaker? Opo. Eh, hindi naman po ako, sinadya ko po talaga malakas yung speaker ng video okay po namin para po marinig po ng lahat yung ganda ng boses ko. Eh, hindi naman maganda yung boses mo eh. Sintonado ka yung boses mo eh. Pinidyo ka kayo boses mo. Pinidyo ka nga. Tinawang pangtangit ang boses mo. Ay, kapal na mukha mo. Mas makapal yung mukha mo. Dahil sobrang ingay mo na nga. Ikaw pa may lakas ngayon. Magalit sa akin. Inaamin mo, Sheena, na totoo yun ang sinasabi mo. Pero ano yung sinasabi mong paninira na ginagawa ni Ate Jasmine sa'yo? Wala po. Ma'am Chang Marian, wala po kong sinasabi. Hindi ko po sinasiraan yan. Sinungaling po yung wag po kayo maniniwala dyan. Sinisiraan niya po ako dahil may asawa na po ako, nakipaglandian pa daw ako sa ibang lalaki. Totoo ba yun, Jasmine? Hindi po. Eh kahit kailan nga, hindi ako nakapag-chismis dyan sa isang bagong bahay. Puro to brown bahay, kawain bahay lang ginagawa ko.
Diba? Sa isang linggo, apat na beses lang po pagsasarabaho dahil kailangan ko magpahinga at gusto ko din magkaroon ng time ako sa pamilya ko. Tapos sasabihin mo, chismosa ako at ninimira ako ng mga pamilya ng pamilya. Hindi ko ugali yan. Ugali mo yan dahil kapal na mukha mo. Nako. Kausapin muna natin ang isa natin sa isa sa ating priya tagapayo, Father Joseph Castro. Okay. Base dito sa narinig ko, base dito, si Ate China talaga ang nisimula ng gulo. Ate China, kailangan mo sa mata ng Diyos ang ingay kapag yan ay volume and sentiment niyan ay sobrang nakakarinde, pwede kang mabaliw o pwede kang masiraan ng utak. O yung lahat ng nakakarinig doon, pwede makasira ka ng utak. Kasi masiraan ng bait. Kasi ang sobrang ingay at sobrang lakas ay yun ang volume intensity. Pag umikot sa volume intensity, ay hindi natin alam kung ano nagiging volume intensity niya sa sarili natin at sa isa't isa. Isipin mo yun ate ha, dahil lahat tayo pwedeng magkamali. Pero yung pagkakamali na yon ay pwedeng mo pang ulitin, hindi na natin alam kung kaya pang patawarin ng isang tao yon. Dapat bago mo ginawa yon, dapat mo muna isipin kung may masasaktan bang tao o wala. Kasi lahat naman tayo may pakiramdam. Ang pakiramdam natin, pag nasaktan, hindi natin alam kung ano yung mangyayari o ano yung magiging choice natin sa sarili natin. Diba? Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Father Joseph Castro. Kayo naman po, Father Larry Perez. Ganun lang din sasabihin ko sa Diyos, sinasabi kasi sa Biblia, ang anak ng Diyos, pag nakapaglikha ng ingay mula sa langit, yun ay nakakarindi o nakaka-overwhelms sa pag ikaw nakita ng Panginoon na nakakalikha ng ingay, yun ay nagiging incentive sa atin na isang kasalanan. Oo, kasalanan din yan sa patas. Kasi bukod sa maingay na yung video okay mo, kailangan yung isipin na may mga tao din kailangan magpahinga sa kanilang trabaho. Lahat naman tayo napapagod eh. Kailangan natin magpahinga para yun tayo na sa sarili natin, hindi mapupunta sa iba. Diba? Kailangan lang natin ituon sa sarili natin magpahinga. Hindi lang tayo puro sa trabaho. Trabaho tayo ng trabaho. Marami nga tayong pera. Pero yung sarili nating kalusugan natin, hindi lang ba natin iisip? Isipin din natin yung sarili natin bago yung ibang tao. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Father Larry Perez and Father Joseph Castro. Maraming salamat po sa inyo sa ating pangmalakasang trio, Tagabayo. Okay, bubay, ano naman ang boto ng ating mga madlang sawsawero at sawsawera? Boto bubay na. Bubay, ikaw na. Maraming salamat, Chang Marian. Okay. Na kanina mga pulsin nyo mga madlang sawsawero at sawsawera? Ang nasa puti ba? Ang nagre-reklamong kapitbahay sa sobrang ingay na video-okay ni kapitbahay? O ang nasa pula ba? Ang kapitbahay na sobrang ingay mag-video-okay dahil ang speaker niya volume daw sa sobrang ingay nito? Na kanino ang iyong mga sempachay? Taas ang mga placard kung ang boto niya ay puti? Na kumapakampi kay Ate Jasmine, itaas nila. Kung pula naman na kumakampi kayo kay Ate Gina, itaas niya ang pula. Boto bubay na, go! Puti! Nakikita naman natin, Chang Marian, na mas maraming nakataas na puti dahil kailangan din natin talaga magpahinga. Paano tayo makakapagpahinga to kung may narinig tayong ingay mula sa kapitbahay? Pwede naman mag-pityoke, magsaya, pero hinaan natin yung volume dahil lahat naman tayo napapagod at lahat kailangan din natin magpahinga.
Yun ang ating Boto Bubay. Back to you, Chiang Mayan. Maraming salamat, Bubay. Heto ang kanilang barangay captain na naiingayan din dahil malapit sa kanilang bahay, ang bahay ni Sheena. Tawagin na natin ang barangay captain sa kanilang bayan. Tawagin na natin si Kapitana. Si Kapitana Lorna Ligarda. Pasok! Basic! 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 Kapitana Lorna, hello po. Hello po sa inyo lahat. Okay. Diretsahan tanong po, Kapitana Lorna. Totoo po bang na iingayan din kayo dahil sa ingay na mula kay Ate Sheena? Totoo po. Kasi po may mga anak po ko na trapabaho at galing sa eskwelahan. Gusto po nila magpahinga. Nung araw na po na yon, tamang-tama po yung pagdating ko at yung mga anak ko, pati po yung asawa ko, ang papahinga na po na dapat kami. Paano kami magpapahinga kung meron kami hindi na naririnig? Isang oras po kami hindi makatulog dahil sa sobrang ingay na mula kay Gina. Kung alam mo sa sarili mo, napapagod ka din at pagpapahinga, kami naman ang mag-iingay. Magagalit ka din, di ba? Sana naman maintindihan mo. Barangay captain ako sa barangay natin. Ilang beses ka na nireklamo dahil dito. Tapos ngayon, pumunta pa tayo dito sa face-to-face o para masolusyon yung problema. Hindi ko na nga kaya isolusyon sa barangay dahil sobrang daming nagreklamo din sa barangay. Nako, kausapin muna natin si attorney. Kausapin naman natin si attorney Leonardo Acosta. At attorney Leonardo Acosta, meron po bang, pwede po bang makusuhan si Ate Sheena dahil lang sa ingay na ginagawa niya tuwing siya ay nagbibideo? Okay. Pwede siyang kasuhan ng dalawang kaso. Una, pwede siyang kasuhan dito ng sound. Act 4786. Kasi ngayon ay pwede yung makulong ng dalawang taon o higit pa. Dahil ang ingay, kapag yan ay natitig natin, hindi natin alam kung ano yung mararamdaman ng isang tao eh. Kailangan natin magpahinga. Alam natin, nagpapahinga tayo. Pero paano tayo makakapagpahinga kung may narinig tayong ingay? Kailangan sa pagpapahinga natin, silent, walang maingay. Para yung pagpapahinga natin, lubos-lubos. Para pagkagising natin, panibagong yugto sa ating ginagawa. Isipin natin kung ano yung mararamdaman natin bilang tao. Tao din tayo nasasaktan. At Sheena, isipin mo, hindi lahat tayo kaya mag-ingin ng ganung kalakas. Volume! Kumbaga, pati ang kapitan na nagre-reklamo na din, di ba? Isipin mo, Ate Lorna. Isipin mo, ha? Maingay ka. Hindi natin alam kung ano yung mararamdaman ni Kapitana Lorna at ni Ate Jasmine sa ginagawa mong ingay. Diba? Ang ingay ay ingay. Ang pangalawang kaso ay pwedeng makaso tayo is Sounding Act 4767. Yun naman ay pwede kang makulong ng 6 taon pababa dahil bukod sa ingay, pwede ka din makasukan ng cyberbullying dahil sa pagchichismis at paninira kay Ate Jasmine na hindi na pwede yan sa ating batas. Yun naman po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Leonardo Acosta. Kayo naman po, Attorney Lisa Aquino. Ganun na din nasasabihin ko, dadagdagan ko lang sa sinabi na kaibigan ko. No? Ipo-point ko dito yung huling kaso na sinabi ni Attorney Leonardo, yung Sounding Act 4767 na pwede siyang makuha ng 6 taon na pababa. Tama yun. Pag nakulong ka, anong nangyayari sa pamilya mo? Diba? May mga anak ka din, Sheena, na nag-aaral, pagod, gusto mong pahinga. Paano makakapagpahinga? So, sobrang lakas ng ingay na video okay nyo.
Sana maisip mo ang ingay pala, mala, ang pagbibideo kay pala namin sa vlog ingay. Paano kami magpapahinga dahil, paano kami magpapahinga nito dahil sobrang ingay namin. Dapat maisip mo yun, Ate Sheena. Yun lamang ko at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Lisa Aquino. Heto naman, ang kasamahan na nagbideo kay din kay Ate kay Ate Sheena na nagsasabi, mahina naman daw ang kanilang bidyoke. Pero, bakit sila nagre-reklamo? Totoo ba ito? Justin Aquino, pasok! Face it! Justin, derechahang tanong. Totoo bang mahina lang talaga yung bidyoke nyo? Opo, mahina lang po talaga. Aminado po kami sa buong lakas. Pero hindi naman po talaga malakas as in. Malakas lang po talaga. Anong malakas? Hindi nga kami makatulog eh. Umabot na nga hanggang sa barangay yung tunog. Hindi pa nila ano ha. 2 kilometro ang layo ng barangay mula sa bahay ninyo. Imposibleng manunig namin, sobrang layo. Eh, naminig namin. Ganun kalakas yung volume ng video okay mo. Kung umabot, Ate Sheena, yung video okay nyo, at Ate Justin, yung video okay nyo, hanggang sa 2 metrong layo sa barangay ninyo, yun ay pwede ka talagang maireklamo yun sa sobrang ingay. Kasi ang ingay, pag yan ay na-convert sa ingay, alam. Diba? Kasi nga po, kaibigan ko po talaga, kaibigan ko si Sheena. Eh, gusto ko po kumanta, binibigyan niyo po ako. Eh, di nilakasan ko po yung volume. Ibig sabihin, Justin, at Justin, ikaw yung nagpalakas ng sounds. Ng video, okay? Opo, ako nga po, ayun. Sinasabi na natin. Narinig na natin ang unang storya sa issue ngayon. Kausapin muna natin ang natitirang hindi pa nakakapagsalita si Doktora Hazel Santos. Okay, maraming salamat siyang Marian. Ang essentency kasi ng ingay, kapag yan ay bumulog. So, sa tao, hindi natin alam kung ano yung epekto yan sa tao. Ang ingay ay ingay. Kapag yan hindi natin hinaan, ang essentiality level yan ay tataas ng tataas. Hanggang pwede ka magkaroon, pwede ka masiraan ng loob niyan. Dahil sa sobrang ingay. Kasi sobrang ingay na yung pinapakita mo na eh. Diba? Ipinapakita mo sobrang ingay. Paano ka makakatulog? Paano ka magpapahinga kung sobrang ingay nung ingay na inililikha mo? Kaya nga tayo nagbibigyo kay para may kasiyahan sa sarili natin. Paano tayo magsasaya kung meron tayong taong naaagibridyado at nasasaktan sa ginagawa natin ingay? Ang kasiyahan, pwede tayo magsaya, pwede tayo mag-enjoy. Pero yung pag-i-enjoy ninyo, ay nakakasakit tayo na tayo, ay nakakaibigyado tayo ng tao. Kailangan natin gawin sa pata sa paraan. Hinaan lang natin yung volume natin. Yung tamang hina lang, hindi yung sobrang lakas na umabot na raw hanggang sa barangay nyo. Diba? Isipin ninyo, ang ingay ay ingay. Kapag yan narinig ng isang tao, hindi natin alam kung makakapagpahinga pa po siya o hindi. Kailangan mo muna isipin kung ano yung mararamdaman ng isang tao bago ito ginawa. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Hazel Santos. Kayo naman po, Dr. Faith Alcantara. Ganoon na lang yung nasasabihin ko, nadudurungan ko na lang, no? Ang ingay ay ingay. Equally yun, pag tumaas ang intensity ng ingay mo na ginagawa ni Ate Sheena at kung ano pa yung sangkot dito sa ingay na paggawa na to, kailangan mo yun yung ingay itigil. O kaya hinaan mo na lang intensity ng volume ng video okay. Kasi lahat naman tayo kaya kami karapatan mag-enjoy. Paano tayo mag-enjoy kung meron tayong nasasaktan tao o nag-agribyado? Think before you do.
Di ba? Yun dapat natin intindihan at isipin. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Faith Alcantara, at maraming maraming salamat po sa ating pangmalakas ng trio tagapayo. Natapos na ang unang issue na ating solusyonan. Bukas, abangan ang pagpapatuloy ng issue na sobrang ingay ng video ng kapitbahay ko. Dahil bukas, ang issue naman siya, chismis ang ating pag-uusapan dahil meron pa tayong apat na mga bisita na magsasabing yung dalawa ay magsasabing maingay talaga, maingay na may chismis si Ate Jasmine. Hi, Ate Gina. At si Ate Shmi, dalawa na mag-stake na may sinisimil sa Ate Shina bukod kay Ate Jasmine. Lahat yan sa pagpapatuloy ng issue na to ngayong araw na ito. Ako po si Chang Marian Rivera Dante, sa ngalan po ng pangmalakas ng trio tagabayan, pangmalakas ang taga-awat at taga-referee natin, at si Buma at sa mga madlang sasawera na nagsasabing ang problema hindi na kailangan paubuti pa sa temandahan, harapin na natin, face it, face!